の虜になってしまえばきっとこの夏。Hi guys, welcome back once again to our YouTube channel. It's a brand new day and it's a brand new vlog. And hawak-hawak ko ngayon si Suzy. So siya muna po ang kasama natin for today's video. Ayan. So sa vlog na to mga guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga tips na ginawa ko kung paano ko naiwasan yung pag-playbite ng mga adult dogs ko dito. And syempre also bilang may mga new puppies sa bahay namin ngayon. So gusto ko lang din i-share sa inyo kung ano yung mga tips na ginagawa ko dahil nga nasa season sila ngayon ng pag-playbite or ng pag-ngat-ngat. Pero bago ang lahat guys, mag-shoutout muna tayo. So, una-una guys, shout-out kay Princess Calaw. So, shout-out din kay Maria Concepcion de Castro. Also, shout-out din kay Sparkles Ella. Also, shout-out din kay Anne-Marie Gomez. And lastly, shout-out kay Christian Chavez. And going back nga sa ating topic for this video, gusto ko lang din magbigay guys ng disclaimer. So, hindi po ako veterinarian and also hindi rin po ako professional sa pag-aalaga ng mga dogs. I'm just a fur parent sharing with you my experience and my knowledge kung paano ko nga naiwasan yung pag-playbite or kung paano ko na-correct yung attitude nila ng pag-playbite during their puppy stage. So, ever since kasi guys, mula nung puppy pa si Matcha tsaka si Cheesecake, may mga nababasa na akong comment na ganito. Pero hindi ko lang nagawan talaga ng video nun. So, ngayon babawi ako. Ngayon meron tayong mga bagong puppy dito sa bahay. Normal lang naman guys ang pag-playbite or ang pag-ngat-ngat sa mga dogs natin. Lalo na kung nasa puppy stage sila. Yun talaga yung time na sobrang hilig nilang mag-ngat-ngat at magkagat-ngat ng kung ano-ano. Dahil nga, unang-unang reason guys, tumutubo na yung mga ipin nila. So, yung mga gilagid nila nangangati yan. So, naghahanap sila ng pwedeng mangat-ngat na kung ano-ano. Gusto ko lang din idagdag guys na normal lang talaga na naghangat-ngat sila. Dahil ibig sabihin nun, happy at mga healthy puppies sila. Marami naman siguro nakakapansin sa atin na kapag kayo mga puppies guys, and also sa mga adult na dogs din, napapansin naman natin na ang pinaka-way talaga nila to interact with other dogs is through play biting or through pag-ngat-ngat. Siyempre, maliban sa pakikipaghabulan sa mga other dogs, ang isa rin sa way para makipag-communicate sila sa ibang dogs and also makipaglaro na rin is by play biting or pag-ngat-ngat. And dahil nga nakikipag-ngat-ngatan sila sa mga ibang aso, they probably think that it's okay to play bite because that's how they play with other dogs too. Kaya kailangan talaga ng mahabang-mahabang pasensya because Shih Tzus are stubborn, but sweet and intelligent as well. Kasi kapag ka na-discover naman nila or natutunan nila kung ano yung gusto niyong ma-impart sa kanila, matutuwa talaga kayo sa kanila. So, as of the moment guys, sa mga puppies ni Matcha, may mga itinuturo ako sa kanila na hindi ko naituro sa mga adults ko before. And also, syempre, share ko yun sa inyo kapag ka perfect na sila. So, tamang panik ko na po si Suzy sa kanilang cage kasi nga medyo matibang na tong batang to. At nangangalay na ako. So, ayun, going back nga po sa mga tips na pwede ko bigay sa inyo. Super dali lang naman ang mga to guys. So, hindi kayo talaga mahihirapan at kayang-kaya niyong gawin to. So, una-una guys, bigyan niyo sila ng maraming laruan. When I say marami, bigyan niyo sila ng maraming choices. Kasi naniniwala ako na yung mga dogs natin, meron talaga silang pinaka-isa na pipiliin na magiging super favorite nila. So, doon maubos yung oras na nakangangat-ngat. Also, dagdag tips din guys is use a hand sign as a command. Ako kasi, ang isa sa mga hand sign na ginagamit ko kina Matcha is yung ganito. No! So, alam na nila pag gumanyan ako, kahit hindi pa ako nagsasalita, magbibehave na sila. Also, bukod sa paggamit ng ganitong hand gesture sa kanila, sinasabi ko rin yung no ng may authority at madiin. Talagang pinapakita at pinaparinig ko sa kanila na galit ako. Dapat at a young age, ma-recognize nila yung differences ng no at ng go. Sa experience ko kasi, pag gumanyan na ako tapos sinabayan ko pa ng gumanon ako sa kanila, ibig sabihin nun no. Lalo na pag pinagsabay ko yun, gumanon ako. Ibig sabihin nun talaga, galit na ako, kaya mag-behave talaga sila. So, yun sa akin na, pwede niyong gawin sa mga fur babies ninyo yun. And also, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, gawin niyo yun ng may authority para malaman nila na ikaw yung alpha of the pack. I say pack kasi it means yung buong group. Kasama yung mga dogs, tapos kasama ikaw as a fur parent. Dapat ma-recognize nila
na ikaw yung leader at hindi sila. Pag ma-recognize nila na kung ano yung gusto mong gawin nila, yun yung masusunod. Hindi sila yung masusunod. Kasi pagka nangyari guys na sila yung nasusunod lagi, sila yung piniplease natin, tayo rin ang mahihirapan. Masakitan lang tayo ng ulo. Kasi nga titigas talaga yung mga ulo nila at hindi sila makikinig sa atin. So, as much as possible, habang bata pa sila, i-enlighten natin sila through hand gestures, through our voice with authority, na tayo yung leader at hindi sila. So, kailangan lang din talaga ng mahabang pasensya. Kasi nga gaya ng sabi ko sa inyo kanina guys, Shih Tzus are stubborn, but sweet and intelligent. Kapag ka natutunan yung mga yan, nako, matutuwa kayo ng sobra-sobra sa kanila kasi nga, matalino sila. Pero guys, reminder lang din, wag na wag po natin silang sasaktan. Kahit na sinasabi ko sa inyo na gumamit tayo ng hand gesture as a command, wag na wag po natin silang sasaktan gamit ang ating mga kamay. Kasi kapag nasaktan na yung mga yan, magkakatrauma na yung mga yan. And syempre, magiging mas aggressive sila pagka nangyari yun. And also guys, gusto ko lang din ipaalala sa inyo na huwag ninyong gugupitin ang ipin ng inyong mga fur babies. So iba po ang ipin sa kuko ng ating mga fur babies. Hindi po yan gaya ng kuko na pwedeng gupit-gupitin lang. So may mga pwede po kasing matamaan ng nerves na pwedeng dumiretso sa central nervous system nila and also sa kanilang brain na pwedeng mag-cause pa ng mga seryoso at komplikadong mga bagay na ayaw naman nating mangyari. So meron po mga specialista at mga doktor and professional na gumagawa niyan. So wag po natin gagawin yan ng ating sarili. And also kung talagang seryoso na yung pagngangat-ngat nila, pwede nyo tanongin sa mga vet. Pero wag na wag po natin ikakat yung kanilang mga ngipin. Kasi marami ng mga grooming salon na naipasara dahil nagugupit sila ng ipin ng aso. So, wag po. Iasa na lang po natin yun sa mga professionals. So, ayun lang naman po for this vlog. I hope kahit papano, kahit mabilis lang itong video na to, is meron kayong natutunan. And pwede nyo ma-apply yan sa inyong mga fur babies. Madali lang naman yan guys, basta consistency lang talaga ang key sa lahat ng mga bagay. Hindi naman yan makukuha ng overnight, basta consistent lang na tinitrain natin sila, matututo at matututo sila. Ayun lang naman po for this vlog. Don't forget to like this video, mag-comment ka na rin, and also subscribe ka na rin sa aming YouTube channel para lagi kang notified every time na meron kami mga bagong uploads. So ayun lang po, I will see you in our next vlog. Thank you so much for watching. Bye!